Magandang hapon po. Panibagong record high ang mga bagong kaso ng COVID-19 sa bansa. Ngayong araw po, pumalo yan sa 19,441. 142,679 sa kabuang 1,935,700 na COVID cases sa bansa ang active o yung pinapagaling pa. 14 na sunod-sunod na araw ng mahigit 100,000 ang active cases. Sabi pa ng DOH, may 3 laboratoryong hindi nakapagsumite ng datos. 19,191 naman ang dumagdag sa mga gumaling, kaya umabot na sa 1,760,013 ang kabuang bilang ng recoveries. 167 ang nadagdag sa mga nasawi at ngayon 33,008 na ang kabuang bilang ng deaths. 27.5% naman ang positivity rate o yung porsyento ng mga nagpo-positibo sa mga tinest. Ito po ang pinakamataas sa positivity rate para sa isang araw. 71,620 tests ang isinagawa. Yan din po ang pinakamaraming naiulat mula ng ilabas ng DOH ang datos sa ito noong October 26. Extended hanggang September 7 ang modified enhanced community quarantine sa Metro Manila at 15 iba pang lugar sa bansa. Nagbabala pa ang DOH na posible pang dumami ang COVID cases sa bansa sa mga susunod na araw. Ang maagang konsultasyon at pagpapatest daw ang makakatulong para maputol ang hawahan. Nakatutok si Danoting Kungko. Ngayong umaga, inanunsyo ni Presidential Spokesperson Harry Roque ang desisyon ng IATF na palawigin ang MECQ sa Metro Manila hanggang September 7. MECQ din sa Rizal, Laguna, Cavite at Bulacan na kasama sa NCR Plus. Pati ang Apayaw, Ilocos Norte, Bataan, Lucena City, Aklan, Iloilo Province at Iloilo City, Lapu-Lapu City, Cebu City, Mandaue City at Cagayan de Oro City. Ang NCR, Bataan at Laguna ay mayroong added restriction sa dining, personal care services at religious activities. Bawal pa po ito bagamat nasa MECQ na tayo. Sa mga lugar na nasa MECQ, bawal pa rin ang personal care services tulad ng spa, barbero at salon, dine-in at kahit alfresco dining, maging ang mga gym. Sa Metro Manila, kasabay ng MECQ ang pagpapatupad din ng mga granular lockdown sa mga lugar na may COVID cases clustering. Nasa mahigit 3,000 lugar na sa NCR ang naka-granular lockdown base sa huling tala ng Metro Manila Council. Ayon kay MMDA at Metro Manila Regional IATF Chairman Benher Abalo, sumang-ayon ang lahat ng Metro Manila Mayor sa MECQ extension base sa rekomendasyon ng health experts. Layunin daw ng dagdag na panahon ng MECQ ang pigilang lalong mapuno ang mga ospital sa NCR. Out of the woods, no? Talagang for the next 2 weeks is very critical. Kaya dapat talaga mag-ano kami ng gradual lockdown. We make sure this will be very, very effective. Sa pulong din daw kahapon ng mga alkalde, pumayag ang DILG sa cost-sharing ng LGU at national government sa mga gastusin para sa granular lockdowns kasama ang ayuda at isolation facilities. Yung ibang mayors, wala na pang gastos, baka hindi na mag-lockdown dahil sobrang gastos eh. Ayon kay Octa Research Fellow Dr. Guido David, mainam na panatilihin ang MECQ para magtuloy-tuloy ang inaasahang downward trend ng mga kaso sa NCR. We have been on MECQ for about 2 weeks and we are still seeing a decreasing reproduction number. So I think it's fair to say na ano, we're not seeing negative effects of the MECQ. 17 lugar naman ang inilagay sa general community quarantine with heightened restrictions. Regular GCQ naman ang ilan pang lugar kabilang ang Baguio City, Isabela, Tarlac, Puerto Princesa at Cotabato City. Sa tala ng Octa Research, base sa datos ng DOH, bahagyang bumaba ang reproduction number ng bansa sa 1.38 mula sa nakaraang 1.45. Pero dumami ang mga kaso sa ilang lugar tulad sa Davao City. Sa Metro Manila, bumaba sa 1.45 ang bilis ng hawaan mula sa 1.7 noong nakaraang linggo. Bumagal din ang growth rate o bilis ng pagtaas ng bilang ng mga kaso sa 10%. Sabi ng DOH, asahan pa rin ang pagtaas ng bilang ng mga kaso sa mga susunod na araw. Pero sabi ng Octa Research, posibleng sa first half ng September makikita ang downward trend ng COVID cases. Danoting Kungko, nakatutok 24 oras. Dalawang sugatan sa karambola ng 4 na sasakyan sa Taytay, Rizal. Naging pahirapan ang rescue dahil isa sa mga biktima na ipit sa ilalim ng mga sasakyan. Nakatutok si Von Aquino.
Nagkakaroon din tong gulong na to. Hirap ang mga rescuer na maabot ang lalaking naipit sa ilalim ng utility vehicle na ito. Rider siya na motorsiklong pumailalim sa utility vehicle na naipit naman sa cement mixer truck at flatbed truck. Yung oxygen. Nang makuha na siya, isinugod siya sa ospital. Ulo. Nangyari ang karambola pasado alas 10 kanina umaga sa Manila East Road sa Barangay Dolores, Taytay, Rizal. Hindi pa raw malinaw sa ngayon kung paano nangyari ang banggaan. Iniimbestigahan na po ng ating pulisya kung ano po yung nangyari, kung bakit po nagkabangga-bangga itong mga behikulong ito. Pababa po yung kalsada. Ito po talagang area na ito is very risky. Ayon sa Taytay MDRRMO, dinala ang mga biktima sa Manila East Medical Center. Bahagyang nagdulot ng pagbagal ng trapiko ang aksidente. Von Aquino nakatutok, 24 oras. Tatlong sugatan sa salpukan ng dalawang motorsiklo sa Siniloan, Laguna. Isa namang rider ang nasugatan sa Dasmariñas, Cavite matapos sumabangga ng nagkaproblemang truck. Ang mga nahuli kam na disgrasya sa pagtutok ni Jamie Santos. Pasado alas 8 ng gabi sa Siniloan sa Laguna, pumasok sa kabilang lane ang isang motorsiklo. Kaya nasalpok nito ang kasalubong na motorsiklo. Sa lakas ng impact, tumila po ng apat na sakay ng dalawang motorsiklo. Kasalanan na naka-green, talsik ang babae. Matindi ang pinsalang tinamo ng magpinsang sina Benjamin Marcelo at Christina May Etaba at ang nakabanggang rider na si Paolo Mondragon. Galos naman ang tinamunang angkas ni Mondragon na hindi pinangalanan. Nakatakdang magharap bukas ang magkabilang panig, wala pa silang pahayag. Sa Dasmariñas, Cavite, naghihintay ang mga sasakyan sa intersection nang biglang umatras ang malaking delivery truck. Nakaiwas ang jeep na nasa likod nito. Naikabig ng driver ng truck pakaliwa ang manibela at nagdire-diretsyong sumampa sa gutter. Napalundag palabas ng truck ang pahinante. Hindi kita sa CCTV video pero isang rider ang nabangga at pumailalim sa truck. Nasugatan siya at nadala agad sa ospital. Napag-alamang nagkaroon ng mechanical failure ang truck. Nagkausap at nag-aayos na ang driver ng truck at ang rider. Jamie Santos, nakatutok, 24 oras. Arestado ang apat na opisyal ng barangay sa Maynila matapos mabisto ang kanilang modus sa bigay ng ayuda. Ang mga suspect nagpanggap o manong benepisyaryo gamit ang mga teking ID para maibulsa ang pera. Yan ang tinutukan ni Katrina Son. Inaaresto kayo sa violation of... Alas 7 na makatanggap ng reklamo ang Manila Social Development Office mula sa dalawang SAP recipients ng Barangay 608, Zone 61 sa Maynila. Ang ayuda kasing para sa kanila, may iba raw kumuha. Kwento ng mga biktima, pumila raw sila ng halos isang buong araw. Pero nanlumo nang malamang ang ayudang inaasahan, ibang nakinabang. Laking gulat din daw nila dahil mga taga-barangay pa raw ang kumuha ng kanilang ayuda. Masakit kasi dapat humingi tayo ng tulong sa kanila. Sila pa lang nagpapahamak sa atin. Sila pa lang kumuha ng pera na para sa akin. Barangay is dapat tumutulong sa mga taong mga nangangailangan kasi nga sila yung takbuhan ng mga tao. Yun, masakit din sa amin nun. Lumabas sa investigasyon na gumamit ng peking ID si na Executive Officer Isagani Darilay at dating tanod na si John Mark Nagera para makuha ang ayuda ng mga biktima na nagkakahalagaan ng 8,000 piso. Kasabwat umano nila si napunong barangay Mario Simbulan at kagawad Maria Cristina Zara. Bali ang pinakamodus nila, gagamitin nila yung ilang individual, papalitan yung picture. Pero same name ng recipient talaga. Hanggang sa magpapanggap yun na sila yung dapat na benepisyaryo ng SAP natin. Dalawang peking ID na may pangalan at address ng dalawang complainant at master list ng mga benepisyaryo ng ayuda ang na-recover sa mga suspect. Yung apat na na-aresto nga natin, umami naman sila at nagtuturoan sila kung sino yung bine-blame nila. Ang balak nila, isoli na lang yung tig 4,000 ng dalawang biktima. Pero nga, crime has been committed. Arestado na ang mga suspect at naharap sa kasong malversation of public funds at falsification of documents. Sumunod lang po ako sa sinabi ng chairman namin.
Hindi, mamaya na pag andyan ako yung abogado. May humingi ng tulong sa amin, binibigay ako namin yun. Hinihimok natin ang ating mga kabayan na isumbong sa inyong PNP kung may mga ganitong insidente sa inyong mga barangay. Katrina Son, Nakatutok, 24 oras. Matapos ang big-time rollback, may inaasahan namang taas singil sa ilang produktong petrolyo sa darating na linggo. Ayon sa oil industry sources, 10 hanggang 25 sentimo ang posibleng dagdag sa kada litro ng gasolina, 55 hanggang 70 sentimo naman sa diesel. Wala pang kumpanya nag-aabiso ng oil price hike. Just the face, but honest. Personal choice si Kapuso It Girl Solen Yusuf na hindi muna tumanggap na acting projects na may lock-in taping. Busy kasi si Solen ngayon sa pagiging full-time mom kay baby Tilly. From cooking and baking, maging sa pagpipinta, kasama ni Sauce si Tilly. Lumalabas na nga ang kakulitan niya ngayong 18 months na si Tilan. Marami akong DIY projects with her kahit 19 months pa lang siya. So we do a lot of cooking, like I let her touch and play with the flour, we make homemade Play-Doh, we do a lot of exercise, so parang magbabuild kami ng mga castles with the pillows, as in normal play. Apat na lingwahe raw ang naiintindihan ni Tilly, English, Filipino, Spanish, at French. Pag kasama niya ako, usually puro French. Pag kasama niya si Nico, puro Spanish. Pag kasama niya mga mom ko and everything, usually it's English, Tagalog. Ako naman I mix with English, but as in, naiintindihan niya lahat. Like, if I give her an instruction in French, gagawin niya. If Nico gives her an instruction in Spanish, gagawin niya yung inutusan ni Nico. So, parang magaling talaga. As in, magaling talaga pagbata. They're really quick to learn. When we give her yung 5 minutes of TV a day, if she wants, usually yung cartoon ay Spanish or French. Eh ano naman ang masasabi ni Solen na pansin ng marami? Ang pagiging natural bibong vlogger and charming ito si Tilly. Super madaldal siya, so she's always so funny to look at. Super entertaining siya. She always say hi to everyone. She's talking in English, Tagalog, French, Spanish. As in lahat ng language na mimix niya. Katatibayan, updated sa showbiz happenings. Kakaunti lang ang mga nagpapabakuna sa ilang vaccination site. Bakit kaya? Nakatutok si Von Aquino. Kung dati siksikan at pumipila pa ng pagkahaba-haba ang mga gustong magpabakuna, kaninang umaga, ito ang dinatnan namin sa isang vaccination site sa Maynila. Matumal ang pagdating ng mga nagpapabakuna sa Holy Trinity Academy sa Sampaloc. At kahit magdadalawang oras ng bukas, 53 pa lang ang nabakunahan ng first dose ng Sinovac. Ganito rin ang sitwasyon sa Ramon Magsaysay High School vaccination site sa Espanya Boulevard kung saan Sinovac ang itinuturok. 1,500 ang target na bakunahan dito. At kung dati may 6 to 7 vaccinators, ngayon 3 na lang. Kaya matumal lang pagdating ng mga vaccines natin ay we have covered already around 90% of our community in vaccination. Hindi po kaya factor din kasi Sinovac po yung binabakuna no, natin? No, I don't think so. Kasi doon sa 91%, almost 50 doon vaccinated by Sinovac. Kasi doon ang unang dumating na vaccine natin is Sinovac. Kailangan kasi pag halimbawa lumabas, labas ka, kailangan na may vaccine. Sa Esteban Abada Elementary School sa Quezon City na nagbabakuna ng first at second dose ng Sinovac, bumaba rin daw ang bilang na nagpapavaccinate sa nagdaang linggo. 2,000 ang target nilang bakunahan ngayong araw, pero noong Lunes, ang dating 7 to 10 pairs ng vaccinators, 5 pairs na lang ngayon. Sa ngayon, to date, marami na tayong nabakunahan sa Quezon City. So, isa siguro yon. Ano ngayon eh, maraming may gusto yung brand preference nila. May iba kaming brand na hindi Sinovac, hindi rin namin napupuno yung target. May iba naman daw na nagpa-register online pero nauna nang nabakunahan sa pamamagitan ng barangay assisted registration. Wala naman akong pinipili ma'am, so kung ano yung binibigay nila sa akin na ano, kung ano yung ibabaksin nila, yun ako. Okay naman po sa akin, parang tiwalaan naman po ako dun sa bakuna na Sinovac.
Sa pagdinig ng Senado kahapon, muling iginiit ni Vaccine Czar at National Task Force Against COVID-19 Chief Implementer Secretary Carlito Galvez Jr. na epektibo lahat ng bakunang nabili ng gobyerno. Natanong pa ang DOH at NTF ng mga senador at dating NTF consultant Tony Leachon, bakit nga ba pawang Sinovac ang karamihan sa nabili ng gobyerno? Just recently, may lumabas po sa Lancet publication around 10,000 samples or individuals inoculated with Sinovac at nagpakita po ng 100% effectiveness against severe infections. At yun naman po talaga ang gusto natin at nakikita natin din dito sa ating bansa na ang Sinovac is protecting our population. Von Aquino, Nakatutok, 24 Oras. Sinalakay ng NBI ang watershed protected area sa Antipolo na pinagtayuan ng illegal concrete structures. Tatlo ang naaresto sa operasyon. Nakatutok si John Consulta, exclusive. Matapos ang ilang minutong paglalakad, narating ng mga tauhan ng NBI Environmental Crime Division at DNR Rizal ang kanilang mga target sa Antipolo. Unang pinasok ang malawak na private resort na ito na bukod sa magarbong bakuran ay may malaking swimming pool at rest house na may malalaking kwarto. Hindi rin nakaligtas ang tindahan na ito na inabutan ang mga may-ari. Sa 5 hektaryang lupa naman na ito, bumungad sa NBI agents ang mahigit 1,000 manok na ginagamit umano sa online sabong. Ito ay ginagamit ng mga may-ari ng farm na sa Gamecock na entry ng mga popular ngayon na online sabong. Ginagamit nila ito. Mga ginagamit ng mga manukan doon. Kaya hektar-hektar yung ginagamit nila. Kaya yung iba, nagtayo sila ng mga permanent structure doon. Ayon sa NBI, kaliwat kanan ang mga illegal concrete structures na itinayo sa lugar na ito. Bagay na mahigpit ay pinagbabawal dahil watershed protected area ang lugar. Ito yung tinatawag na Marikina River Basin, protected area system yan. Kung mananatili ang mga structures na yan, hindi natin maiiwasan ang pagbaha. Konting ulan lamang, ibabaha na sa baba. So kailangan matanggal na itong mga structures nito. Inaresto ang tatlong naabutan sa mga itinayong illegal na struktura. Hindi na sila nabigay ng pahayag at naharap ngayon sa paglabag sa RA 7586, ang National Integrated Protected System Act of 1998 at Forestry Code of the Philippines na may kulong na 6 hanggang 12 taon. Sayang yung yung investment doon, di ba? Po-forfeit lang yan sa government pag nagkataon na ma-charge sila sa court. John Consulta, Nakatutok, 24 Horas. It's the Hot Girl Coach and BTS. Hotter, sweeter at cooler ang remix version ng record-breaking song ng BTS na Butter. Featured dito si Grammy-winning artist Megan Thee Stallion. Matapos i-release kahapon, number one trending pa rin ito sa YouTube at may mahigit 17 million views na. Lalo pa na-excite ang fans na magpalit ng profile picture at header sa Twitter ang BTS, pati si Megan. Pink all over na ang mga ito, na match din sa pink hair ng BTS rapper na si Suga. Katatibayan, updated sa showbiz happenings. Sinusuan ng netizens ang isang aso na halos lumipad at wagas daw magbukas ng pinto ng kanilang bahay. Nangyayari raw yan dahil sa excitement ng aso na ang laging inaabangan ay ang paborito niyang pandesal. Yan ang usapang pet si Ma'am Gonzales. O tara, bilhin na tayo pandesal nari! Yan si Panda, ang asong excited sa pandesal at paggala. Sinubukan pa nga ng kanyang fur mom na ilock ang pinto. Ayan guys, lock natin. O tara, bilhin na tayo pandesal nari! Basta raw marinig ni Panda na bibili na ng pandesal o gagala, sure nang lilipad na ang alaga sa screen door. Kamusta naman kaya ang screen door nila? Kapag nakalabas naman na si Panda, very patient siyang naghihintay sa motor para sa kanyang pandesal. Kapag kakain na ng pandesal ang kanyang fur mom, todo pa cute pa si Panda para mabigyan. Mav Gonzales, Nakatutok, 24 Oras. Sa ngalan ng pandesal. Kahit walang palaman, ha? Mga kapuso, yan po ang mga balitang ating tinutukan ngayong Sabado. Mula sa tahanan ng katotohanan, ako po si PR Arcangel. Ako po si Ivan Mayrina. Ito ang GMA, walang kinikilingan, walang pinoprotektahan.
Walang kasinungalingan, serbisyong totoo lamang. At dahil di natutulog ang balita, nakatutok kami 24 oras.